Dito ko kayo dati nagtatrabaho, Sir Pablo? Isa ako sa mga editor ng mga diary at magazine ng kumpanyang ito. At dito sa lugar na ito, inimprenta ang mga papasahin. Kasama na rin dito yung mga unang comics na ginawa ko tungkol sa pakikipagsapalaran ni Super D. Ang ibig niyo sabihin eh, dito ginagawa yung mga comics na binabasa namin nung bata kami? Oo. Ang imprentang ito, bahagi na ito ng kasaysayan at alamat ni Super D. Kaya nababagay lang na dito simulan ang bagong kabanata ng kanyang kwento. At nararapat din, nandito simulan ang pagsasanay ng bagong Super D. Wala akong problema, Sir Pablo. Sinabi ko naman sa inyo eh, handa ho akong mag-ensayo. Ang tanong lang ho eh, sino hong magsasanay sa akin? Bakit? May nakikita ka ba ibang tao? Ang ibig niyo sabihin? Kayo? Walang iba kundi ako. Mawalang ganang na ho, Sir Pablo. Paano niyo naman gagawin niyo? Nakabaston ho kayo. Baka naman masaktan lang ho kayo niyan. Talagang wala kang galang. Akin ibag mo. Ano? Ngayon, kunin mo sa akin itong bag mo. Binibihirin niyo ba ako? Eh, dali-dali na naman gawin yan eh. Huwag mo sabihin kaya kang talunin ng matandang iikay ka. Talagang hinahamon niyo ako, no? Baka naman masaktan kayo. May duda ka pa ba sa kakayahan ko? Sorry po. Pasensya na kung inusgaan ko kayo. Kasi huwag kang manghuhusga sa panlabas na anyo ng tao. Tulad mo. Oh. Sino ba mag-aakala na ikaw si Super D? Pero Sir Pablo, paano niyo natutunan yung... Ano ba yung ginawa niyo sa akin? Baston mano. Matal ko pinaghandaan ito, iyo. Para sa araw na makikita ko ang kapalit ni Super D. Dahil bawat superhero kailangan ng isang guro o mentor. Si Super D dito, nakausap ko po siya, Nay, promise! Pinuntahan ka ni Super D dito? Opo. Totoo? Oo nga po. Pero, ba't ayaw niyo pong maniwala? Di ba po nakita niyo na po siya sa TV? Nakita niya po kasi yung video na ginawa ko eh. Kaya, dinalang niyo po ako dito, Nay. Ito po, oh. Meron na po, ah. Papakita ko lang po sa inyo. Oh, ito po, oh. Hello po, Super D. Si Dennis po ito. Naalala niyo pa po ba ako? Yung hinigtas niyo sa mga kidnappers ng isang araw? Sige, pwede mo nang simulan.
ang sabi ko, kailangan mong huminto isang pulgada mula sa lapag. Hindi ko naman sinabi ilang paso mo yung mukha mo sa lupa. Ulit. Po? Isa pa. Ulit. Pablo, sandali lang ho. Kasama ho ba sa kapangyarihan ni Super D yung magiging invincible? Oo naman. Eh kaya nga hindi ko maintindihan kung anong iniinarte mo ngayon eh. Eh, Sir Pablo, nararamdaman ko yung bagsak eh. Masakit. Ano? Kahit invincible ka, nararamdaman mo pa rin yung sakit? Oo. Eh, mukhang kailangan mo munang matutunan kung paano indahin ang sakit sa pamamagitan ng asul na diamante. Sir Pablo, baka pwedeng yun na muna unahin natin pag-aralan. Diba? Yun na ho. Ay, hindi. Kailangan matutunan mo muna ang tamang paglipad. Yan ang mahalaga para kay Super D. Yun muna. Sige, ulit. Sir Pablo, pwede 5 minutes. 5 minutes? Pahiya naman lang tayo. Tingnan nga natin kung paano yung invincible ka, pero may nakakaramdam ko ng sakit. Hindi ho, akit na ho ako. Sandali lang ho. Tinawag mo si Super D? Humingi ka ng tulong? Opo, Nay. Alam ko po kasing siya lang po ang makakatulong sa ating lahat. Kaya sinabihan ko po siya na ubusin na po lahat ng salbahing tao dito. Para ligtas na po dito. At kapag nagawa niya po yun, hindi na po natin kailangan pumunta ng Amerika. Hindi na po natin kailangan iwan si tatay. Anong sabi niya? Tutulungan niya daw po ako. At nangako po siya na hindi na daw po siya ulit mawawala katulad ng dati. Halika dito, anak. Anak, sa susunod na pupuntahan ka ni Super D, tawagin mo ko, ha? Gusto ko kasi siyang makausap. Sasabihin ko sa kanya na huwag siyang mangangako sa anak ko na hindi naman niya kayang tuparin. Ayoko kasi sa lahat yung umaasa ka sa mga bagay na hindi naman mangyayari. Mangyayari po yun, Nay. Naniniwala po ako kay Super D.